Siguro ito na ang paraan para maibsan ang kalungkutang nararamdaman ko, Kambal. Malapit nang lumampas sa kalendaryo ang edad natin pero wala pa rin akong naipapakilalang boyfriend sa mga magulang natin. Malungkot kong sabi habang nakaharap sa isang full body size mirror. Kanina ko pa tinitignan kung umaayon ba sa body frame ko ang white off shoulder lace dress na pagmamay-ari ng aking kakambal. Malay mo naman, may tao palang nakalaan para sa'yo, Kambal. Matamis siyang umiti sa akin, sakay nigpitan ang pagkakalagay ng pearl sequence sa buhok ko. Sinadya ko itong bilhin kahapon para mas magmukha akong diyosa sa harapan ng mga lalaking makakita sa akin mamaya. Sinasabi mo lang yan, Kambal, dahil maraming umahaligid sa'yo. Habang ako naman ay mag-isa pa rin sa buhay at subsob sa pagiging isang interior designer. Napabuga na lamang ako ng hangin sa ere, sa kamuli na namang pinagmasdan ng sarili sa salamin. Alam mo bang konti na lang at magiging bitter na ako sa tuwing may bagong kasal na nagpapaayos sa akin ng kondo? Mahina siyang natawa na ikinakunot naman ang aking noo. Just wait for it, Kambal. Ramdam kong malapit nang dumating ang Prince Charming mo. Susme, sobrang tagal naman niyang dumating. Natatawa kong sabi sa kanya. Huwag na siyang mag-abala pa dahil ako na ang maghanap sa kanya. Ngumiti na lamang ito sa akin. Matapos ay nilapag sa lamesa ang hawak niyang spray net. You're all set? Humarap ako sa aking kakambal, saka nagpasalamat sa oportunidad na ibinigay niya sa akin. Ngayong araw kasi, ay napagdesisyonan kong lumiban sa trabaho dahil may usapan kaming dalawa ni Athena na ako ang dadalo sa ingrateng kasal na dapat ay pupuntahan niya. Ayon pa sa aking kakambal, wapong milyonaryo daw ang mapapangasawa ng kanyang classmate sa kolehiyo. Kung kaya naman nakakasiguro itong may mga dadalong kaibigan ng group. Pinahanda pa nga ako nito ng pangmalakasang bikini dahil sa isang private resort daw gaganapin ang reception ng kasal. Para naman akong timang na inabot pa ng 2 oras sa banyo, masiguro lamang na malinis at walang libag na naiwan sa aking katawan. Handa na ako. Handa na akong madiligan. Este, makilala ang lalaking magpapatibok sa nasasabik kong puso. Pero hindi pa man nakakapasok ng simbahan, ay muntikan ng mapugto ang aking hininga nang may lalaking lumapit sa akin at walang pag-aalinlangan akong hinawakan sa braso. Bitawan mo nga ako? San mo ba ako dadalhin? Hindi ko mabilang kung ilang beses ko siyang pinigilan. Hanggang sa wala na akong nagawa ng kaladkarin niya ako papunta sa hindi ko malamang direksyon. Kulang na lang ay mamaos ako dahil sa paulit-ulit kong sinasabi sa kanyang kasal ang pupuntahan ko sa araw na ito at baka nagkakamali lamang siya ng babaeng hinahatak. Sus ko naman no, kung bakit ba naman kasi ako lapitin ng malas at palagi na lamang nasisira ang mga planong ginagawa ko sa buhay. Sandali lang naman, Pogi. Pwede bang pakinggan mo muna ako? May lambing kong sambit, kaya't bahagyang lumuwag ang pagkakahawak niya sa aking braso. Inis nitong ibinaba ang tingin sa akin sa kasumingal. Athena naman, you promise that you will help me with this. Kailangan kong maipakita mamaya ang marriage certificate natin dalawa sa mga magulang ko. Kunot ang noo ko siyang tinitigan. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na ako si Althea at ang babaeng kausap mo ay ang kakambal kong si Athena? Kaya huwag mo nga akong pilitin na magpakasal sa'yo dahil hindi ako ang taong kausap mo, okay? Nagtagpo ang malalago nitong mga kilay. Saka maikpit na naman akong hinawakan sa braso. I don't care who the hell you are. Just come with me and pay your twin's debt. Aniya. Sinubukan kong magpumiglas pero mas malakas siya sa akin. Wala tuloy akong nagawa hanggang sa narating na namin ang maliit na opisina kung saan naghihintay raw ang abogadong magkakasal sa aming dalawa. Hindi pa man kami nakakapasok sa loob, ay wala na akong ibang ginawa kung hindi ang mag-isip kung may paraan pa ba para matakasan ko ang gulong pinasok ng aking kakambal. Ngunit nang makita ko ang mga sinabi nitong magsisilbing witness sa magiging kasal naming dalawa, ay agad na lamang akong natameme at natulala sa kanyang tabi. Diyos ko, mukha silang mga goons, kilalaki ng mga braso, at batak na batak ang mga muscles kahit nakasuot silang lahat ng itim na tuxedo. Talagang nakakatakot ang mga itong tingnan. At pakiramdam ko, kaya nilang baliin ang manipis kong katawan sa pamamagitan lamang ng isang kamay. Kung hindi ako nagkakamali ng hula,
Malamang ay binihisan lamang nito ang mga gwardiya niya para magmukhang ninong sa kasal namin. Kung sakali mang makatakas ako mula sa magiging kasal naming dalawa, ay sigurado naman akong uuwi ako ng lumpo at bali-bali ang mga buto ko sa aking katawan. I do, attorney. Namimilog ang mga mata ko siyang hinarap. Dahil hindi man lamang ito nagdalawang isip na selyohan ang sarili sa isang babaeng hindi naman ito kakilala. Matiim ko tuloy siyang tinitigan nang wala man lamang kahit peking ngiti sa mga labi ko. Sino ba naman kasi ang taong matutuwa kung hindi man lamang niya alam ang pangalan ng lalaking papakasalan niya? Oo, at lalaki ang pinunta ko rito. Pero tama bang instant husband ang makukuha ko? Inaamin kong napakagwapo ng lalaking ito. Matangkad at mukha naman siyang mayaman. Kahit ilang pulgada ang layo namin sa isa't isa, ay nakakasigurado akong mamahali ng pabangong gamit niya. Kung tutuusin ng mga tipo niya ang pinunta ko, pero tama bang ikasal ako ng biglaan? Baka mamaya kasi may psycho problem pala ang isang ito. At nakakatakot ang background ng pamilya niya. Kaya modus nitong maghanap ng babaeng magagancho. Worst scenario, baka itakwil pa ako ng mga magulang ko kapag nalaman nilang nagmula si hindi kilala at may bad record na pamilya ang lalaking na pangasawa ko. I take you. Munti ka na lamang akong matawa dahil hindi man lamang nito mabanggit ang pangalan ng babaeng nasa kanyang harapan. Pero kahit ganoon, ginawa pa rin ito ang lahat matuloy lamang ang kasal namin. Honey, to be my lawfully wedded wife, to have and to hold, for better and for worse, for richer and poorer, in sickness and in health, to love and to cherish, till death do us part. Ilang segundo pa akong natahimik sa aking kinatatayuan, habang nakatingin sa hindi maipinta nitong mukha. Wala sana akong balak sumagot, pero narinig ko ang malakas na igha mula sa mga lalaking nasa likuran namin. Wala tuloy akong nagawa, kung hindi ang ulitin ang mga sinabi nito, at natatarantang kinuha ang singsing para isuot sa kanyang daliri. Napakagat labi na lamang ako, dahil nagmistulang hangin ang bilis ng seremonya, at huli na nang ma-realize kong, dahil sa pagiging sobrang ambisyosa ko, ay kinasal ako nang wala sa oras. Sabay pa kaming napahugot ng malalim na hininga, nang binasa nito ang labi, dahil hudyat ng abogado na pwede na raw akong halikan. Akmang ilalapit na sana nito ang labi sa akin, nang malakas ko yung hinarang ng isang malakas na sapak. Sorry, natataranta kong inabot ang mukha niya. Naunahan ka kasi ng halik ng lamok eh. Baka mamaya ikapitan ka pa ng dengue. Sabi ko sa kanang aasar na umiti sa kanya. Pakaramdam ko, napukon nito kaagad ang aking plano. Kahit mabilis niya akong hinatak papalapit sa kanya. Sa isang iglap lang, ay mabilis niyang inilipat ang labi papunta sa aking tenga. Hanggang sa naramdaman ko na lamang ang mainit niyang hininga malapit sa aking tenga. Mamili ka. Soap authorid, honey. Muntikan ko na siyang mahampas sa dibdib kung hindi ko lamang naalala ang mga taong nasa likuran namin. Pansin ko namang umangat ang sulok ng labi nito habang unti-unti akong naduduling sa paglapit niya. Welcome to my life, my substitute bride. Kumibot ang aking labi. Parang gusto ko na ngayong bawiin ang sinabi ko kaninang umaga. Nahanda na akong madiligan at handa akong sunduin ang Prince Charming na nabanggit ng aking kakambal. Parang ayoko ngayong isuko ang bataan ng basta-basta. Mas lalo nitong inilapit ang mukha, pero sa pangalawang pagkakataon ay muli ko siyang pinigilan. Mawalang galang na, Pogi. Bago mo ako halikan, pwede ko bang malaman kung ano ang utang ng kapatid ko sa'yo? I mean, kung magkano? Baka kasi pwede ko naman sanang bayaran. Bumaba ang tingin niya sa akin. Matapos ay dahan-dahan siyang umili. Believe me, you can't pay it. Parang may kung anong bumara sa aking lalamunan dahil sa aking narinig. Sureness? Naninigurado kong tanong na sinagot naman niya ng marahang pagtako. Sige naman, ano bang negosyo ang pinasok ni Kambal at umabot pa ata ng milyon ang pagkakautang niya sa lalaking ito? Just close your eyes and let me seal this wedding, honey. Ayoko mang isipin pero tila ba nasa loob ako ng isang mahabang panaginip habang nakatingin sa kanya. Napakaswerte naman ng lalaking ito at mukhang gising na gising siya noong umulan ng kagwapuhan. Napaka-perfect niya, para siyang isang male lead na nabuhay mula sa libro. Bumaba ang tingin ko sa mapupula nitong labi
Kaya muli na naman akong napalunok. Hindi ka naman siguro excited na mahalikan ako, hindi ba? Pangalan mo muna. Tumaas na lamang ang sulok ng labi niya habang puno ng lambing na hinaplos ang aking mukha. I'm Tyrus Saavedra, honey. Ilang minutong nagpabalik-balik sa aking isipan ang pamilyar nitong pangalan. Hanggang sa natameme na lamang ako nang lumapit ang labi nito sa aking labi. Wala sa sarili naman akong napapikit dahil tila ba nalunod ako sa ginawa niya. It was too gentle and breathtaking to the point na halos manlambot na lamang ang mga duhod ko dahil sa napakasarap nitong humalik. Tapos na ba? Akala ko ay may toilet pa, hindi ba? Munti ka na akong mapasabunot sa aking sarili dahil sa mga kalokohan kong ginawa. Ganun na lamang tuloy ang pamumula ng magkabila akong pisngi nang iminulat ko ang aking mga mata. Hindi ko maintindihan kung bakit tumambad sa paningin ko ang abot-tenga nitong ngiti na para bang nanalo siya sa loto. Dapat ko bang isipin na masaya siyang ikinasal sa isang katulad ko? Sa isang babae ngayon lamang nito nakilala? Call me honey. Umawang ang labi ko sa sumunod niyang utos. Para kasi akong natameme, magmula ng buhatin niya ako in a bridal manner. Hanggang sa marating namin ang mamahalin itong sasakyan. May wedding bouquet pang nakatali sa harapan na para bang pinaghandaan talaga nito ang magaganap na kasal. Honey ka agad? Sabi ko pagkatapos may masmasan. Wala akong natanggap na sagot mula sa kanya. Bagkos ay mahina lamang itong natawa. Pumagit na sa aming dalawa ang isang mahabang katahimikan habang nasa biyahe. Gusto kong pakalmahin ang aking sarili. Pero walang ibang tumatakbo sa isipan ko kung hindi ang tanging ipinakita nito sa akin kanina. Maging ang pangalan niyang nagbigay ng hindi may paliwanag na emosyon sa aking sistema. Tyrus Saavedra? Naiinis ako dahil kumirot na lamang ang ulo ko kakaisip. Minsan na ba ako nitong pinagbentahan ng insurance? O baka naman naging kliyente ko na siya noon? Mga salitang gumugulo sa aking isipan. May gusto ka bang sabihin sa akin, honey? Kanina ka pa nakatingin eh. Mabilis kong binawi ang tingin ko rito at nagkukunwaring pinagmamasdan ang dinaraanan namin. Saan tayo pupunta? Tanong ko na para bang walang nangyari. Makahulugan niya akong tinitigan bago ito matamis ng umiti. Pakiramdam ko tuloy, ibang tao na ang kasama ko ngayon dahil biglang nagbago ang mood niya pagkatapos ng kasal. Mas maliwalas pa sa langit ang mukha nito at panayangiti niya na para pang baliw. I'll bring you home, honey. Gulat ko siyang hinarap. Iuwi mo ako? Akala ko ba marriage certificate lang ang kailangan ng mga magulang mo? Mabilis naman itong umiling. You are my wife now. Of course, I'll bring you home with me. Teka, hindi mo man lamang ba ako tatanungin kung gusto kong umuwi sa amin para magpaalam sa pamilya ko at kumuha ng mga gamit? Saglit siyang natigilan. Hindi kaya na-realize na nitong sobrang ginagawa niya sa akin? You can call them and buy whatever you want with me after. Napabuntong hininga na lamang ako at puno ng disappointment na tumitig dito. Bigla na naman akong nalungkot. Ngayong ramdam kong nakatali ako sa isang bagay na hindi ko naman talaga ginusto. Malamang sa malamang, hindi ko na rin magagawa kung ano man ang mga bagay na gustuin ko simula ngayon. Sa tingin mo ba lahat ng mga bagay ay nabibili lang ng pera? Mainis kong tanong sa kanya. Tuluyan na nga akong nawala ng pakialam kung mabatrip man ito sa akin. Sa mundong ginagalawan natin ngayon, honey, money can buy everything. It can even buy love and happiness. Kagatlabi akong napayuko. Kaya ba naisipan din itong gamitin ang pera para makuha ang babaeng mapapangasawa? Grabe, hindi ko siya muling inimig hanggang sa napabuga na lamang ito ng malakas na hininga. Napansin niya atang nagbago bigla ang timpla ko. Kung inaalala mo ang mga magulang mo, don't worry, hindi kita ipagdadamot sa kanila. Pwede tayong bumisita sa inyo sa susunod na linggo. Tayo? Hindi makapaniwala akong tanong sa kanya. Tumango naman siya. Of course, sasama ako sa iyo bilang asawa mo. Napasa po ako sa aking noo. Iniisip ko pa lamang ang mangyayari. Hindi ko na mapigil ang huwag mapakamot ng ulo. Maniguradong magugulat ang mga magulang ko kapag nalaman nilang ikinasal na ako nang wala man lamang silang kaalam-alam. Baka imatayin pa nga ang mami ko sa sobrang gulat eh. Ganun ba? Aniya sa katipid na umiti sa akin. What if they will like me? Anong gagawin mo? Napailing na lamang ako sa sinabi nito.
sa kamuling natahimik ng maramdamang huminto ang sinasakyan naming kotse sa isang malaking bilya. Bahagya pa siyang tumingin sa akin bago bumaba ng sasakyan. Akmang bubuksan ko na sana ang pinto nang maunahan niya ako. Home sweet home honey, hindi ako nakaimik dahil naunahan ako ng puso ko. Basta na lamang trumiple ang bilis ng habog ng aking dibdib habang ako ay nakatingin sa kanya. Ayoko mang aminin, pero nagmukha siyang Prince Charming habang hawak-hawak ang aking kamay. Inaalalayan niya ako na para bang totoo kaming mag-asawa. Nanatili akong tahimik hanggang sa makapasok kaming dalawa sa malamansyon nitong bahay. At bilang isang interior designer, talaga namang namangha ako sa ganda ng bawat sulok nito. Rose crystal chandelier pa lamang ang bumungad sa akin kanina, ay napatunayan kong mayaman nga talaga si Tyrus. Nagkakahalaga kasi ng milyones ang isang iyon, at kung hindi ako nagkakamali, ay sa isang bansa lamang ito nabibili. Handa na po ang lahat, sir! Ninitian ito ang matandang babae, na kung hindi ako nagkakamali, ay mayordoma ng mansyon. Mukha naman siyang mabait at masipag. Sinalubong nga kami ng iba pang mga kasambahay kanina, na para pang excited silang lahat sa pagdating naming dalawa. Bakit ganyan ka naman kung makatingin, honey? Hindi ko napigilang lumabi bago sumagot. Sinigurado ko pang nakalayo na ang mayordoma nito. Hindi naman sa nangyayalam ako, Tyrus, ha? Pero bakit ang babata naman ata ng mga kasambahay mo? Sabi ko. Malakas siyang natawa na para pang naintindihan nito kaagad kung ano ang tinutukoy ko. Sinadya ko yon. Para walang pagsilosa ng babaeng mapapakasawa ko. Really? Nakakaloka ka naman? Alangan ko siyang tinitigan bago ako napangiti. Ayokong isipin na ako ang babaeng tinutukoy niya na babaeng mapapakasawa. Dahil una sa lahat, ang kakambal ko ang muntikan na nitong piliting magpakasal sa kanya. Nang marating naming dalawa ang master's bedroom, nagdadalawang isip pa ako kung susunod ako sa kanya. Inunahan ako ng kaba na baka mamaya kung ano ang surprise na naman ang naghihintay sa akin sa loob. Maingat ko siyang sinundan hanggang sa bumalik ang tingin niya sa akin. Hindi ka ba nagugutom? May pinanda akong pagkain para sa ating dalawa. Muli na namang nagharumintado ang puso ko sa narinig. Hindi ko mapigilang sulyapan ang dining table kung saan may mga pagkain mukhang pinahanda niya talaga para sa aming dalawa. It's really thoughtful. Isang bagay na gusto ko sa isang lalaki. Lihim na lamang akong napangiti, saka naupo sa tapat nito. Kumain kami ng sabay nang wala man lamang umiimik sa aming dalawa. I wanted to appreciate the food so bad, pero pinigilan ko ang aking sarili. Paborito ko kasi ang lahat ng mga kinain naming dalawa ni Tyrus. Siguro kung matagal na kaming magkakilala ng lalaking ito, ay baka umasa akong pinagandaan niya talaga ang mga pagkain para lang sa akin. Hindi nagsawa ang mga mata kong titigan ang mga furniture at pati na rin ang fixtures na nasa loob ng kanyang kwarto. Maging ang kulay ng silid at mga mamahaling vertical blinds ay hindi nakaligtas sa mapanuri kong mga mata. Sinamantala kong sinisati ng bawat sulok ng silid nang ilang minuto niya akong iniwan sa loob dahil humihingi na raw ng copy ng marriage certificate namin ang mga magulang niya. We're going to meet my parents tomorrow. Hindi na ako nagulat nang marinig ang sinabi niya mula sa aking likuran. May napanood kasi kaming C-drama ni Athena na ganoon ang nangyari pagkatapos ng marriage certificate niya. Teka, si Athena ba to? Tanong ko nang mapansin ang ilang perasong feature frames sa ibabaw ng kulay puti niyang cabinet. Mabagal naman itong humakbang papunta sa kinaroroonan ko. Sino sa tingin mo? Do you want to take a closer look at it, honey? Hindi ko pinansin ang ngiti sa mga labi niya dahil napuno ng kuryosidad ang isipan ko. Ano ba talaga ang relasyon nilang dalawa ng kapatid ko? At may picture ito sa kwarto niya. Dati ba silang magkasintahan? O baka naman friends with benefits silang dalawa? OMG! Bakit ba ang dumi-dumi ng isip mo, Althea? Sabi ko na lamang sa aking sarili. Sa pangalawang pagkakataon, ay muli kong pinagmasdan ang picture. Hanggang sa nanlamig na lamang ang mga kamay ko sa aking kinatatuyuan, muntikan ko pang mabitawan ang hawak kong picture frame dahil sa sobrang gulat ko. Bakit may picture ako sa kwarto mo? Tanong ko nang masiguradong ako nga talaga ang babaeng nasa litrato at hindi ang kakambal kong si Athena. Lumingon si Tyrus sa akin. Hindi pa rin nawawala ang ngiti sa mga labi niya. Nakakasigurado ka bang ikaw talaga ang nasa picture?
at hindi ang kakambal mo? Kunot ang noko siyang tititigan. Saka na pabuntong hininga na lamang. Nakakaloka! Halos papadabog ako sa harapan nito dahil sa sobrang pagkinis. Estres na nga ako dahil hindi sumasagot ng tawag ang kakambal ko simula kanina eh. Tapos may gana ka pang dumagdag. Natawa na lamang ito sa akin. Why don't you take a shower and rest for a while, honey? Sigurado akong napagod ka sa dami ng mga nangyari. Pwede mo naman silang tawagan ulit bukas eh. Konti na lamang ay maniniwala na akong masaya ang lalaking itong maikasal sa akin. Bigla talaga siyang bumait at naging caring. Unang araw pa lamang, pero parang niya na akong ginagawang spoiled wife. Hindi pwede. Kailangan kong sermon na ng kakambal ko dahil sa mga nangyaring ito. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ako mapapasubo sa isang instant wedding. Humalikip-kip siya sa harapan ko habang nakasabit ang puting bath towel sa kanyang braso. Teka, kailangan pa bang maligo ng lalaking ito? Na sobrang bango na niya. Can I ask you, what will you do if it's planned? Nakasimangot ko siyang sinagot. Kaya nga tinatawagan ko si Athena eh, dahil alam kong pinagplanuhan niya ang lahat ng ito. Walang ibang pwedeng maging mastermind kung hindi siya lamang. Hindi ko maintindihan kung bakit bigla na lamang lumalim ang gatla nito sa noo. Akala ko ay pupunta siya ng banyo. Ngunit muli itong humakbang papalapit sa kinatatayuan ko. So, you will compromise our honeymoon for that purpose? Nahikit ko ang aking hininga. Anong honeymoon? Our honeymoon? Pag-uulit niya habang may kalokohang ngiti sa mga labi. Nagmamadali akong lumayo sa kanyang harapan at natatarantang kinuha ang unan sa kama nito. Ang mabuti pa, maligo ka na dahil sa supa ako matutulog. Sabi ko, sabay pagpag ng mahaba at malambot nitong supa. Imbes na sundin ang sinabi ko, ay nakakaloko niya akong tinitigan. Would you like to shower with me? Tanong nito sa akin. Inisip ko tuloy kung pinaglalaruan ba ako ng lalaking ito. Muntikan ko nang maihagi sa kanya ang unan. Mabuti na lamang at napigilan ko ang aking sarili. Don't be mad, honey. Handa naman akong maghintay hanggang sa ikaw na mismo ang mag-aya sa akin. Halos mapasabunot ako sa aking sarili habang pinagmamasdan itong naglalakad papuntang shower. Maliban sa inis na nararamdaman ko dahil sa kaliwat ka ng pangalas kanya sa akin, ay dumagdag pa sa isipan ko ang litratong nasa ibabaw ng cabinet nito. Iniisip ko kung bakit hindi ko matandaan kung kailan at saan kinuna ng litratong nakita ko. Sino ka ba talaga, Tyrus Saavedra? Nagising ako kinaumagahan nang walang ibang tao sa master's bedroom. Hindi na ako nag-abala pang mag-ayos dahil alam kong wala rin namang ibang makakita sa akin. Maliban doon, mukha pa rin naman akong walang tulog dahil sa lalim ng mga mata ko. Buong magdamag kasi akong nakababad sa internet para kilalanin ang lalaking na pangasawa ko. At talaga namang hindi na ako nakatulog sa natuklasan ko. He is Tyrus Saavedra, 30 years old, a billionaire and one of the rightful heir of the Saavedra clan. Nagmamay-ari siya ng hindi mabilang na industrial firm. Hindi lamang dito sa Pilipinas, kung hindi pati na rin sa ibang bansa. Napaka-successful nitong tao. At talaga namang lampas sa 5 pages ang mga achievements niya sa buhay. Sinubukan kong mas laliman pa ang pananaliksik. Hinanap ko kung nagkaroon na ba ito ng past relationship. Ngunit hindi mabilang na mga tismis lamang ang nasagap ko. May isang article pa doon na minsan na raw itong nagkaroon ng fiancé. Ngunit hindi lamang natuloy ang kanilang kasal sa hindi malamang kadahilanan. Kung gano'n naman pala, eh bakit hindi na lang ito naghintay na dumating ang babaeng nararapat para sa kanya? Bakit ginulupan ito ang nananahimik kong buhay? Sabi ko na lamang sa aking isipan. Bumangon ako sa supa at natulala na lamang nang makita ang makapal na comforter sa sink. Siguro ay napansin niyang nilalamig ako kagabi, kaya't nagpala pa siyang kumutan ako. Good morning, honey. Muntikan ng malaglag ang puso ko nang biglang pumukas ang pinto at pumasok ang isang lalaking may hawak na foot tray. Nakasuot ito ng isang gray v-neck shirt at pati na rin cargo short. Simple lamang ang suot nito. Pero lutang na lutang pa rin ang kagwapuhan niya. Salamat, Tyrus. Mahina akong napaikam nang mapansing nagbago ang ekspresyon ng mukha nito. Honey pala. Pagtutuwid ko, naikinangiti naman niya. Hindi siya nagsalita.
naglakad na lamang ito papalapit sa akin. Saka dahan-dahang inilapag ang hawak sa maliit na mesang nasa aking harapan. Breakfast in bed? Nakangiti niyang sambit. Saka napaupo sa tabi ko. Tinitigan ko lamang siya ng maigi, na para bang sinusubukan kong kilalanin ang lalaking nasa harapan ko. Ngumiti naman ito sa akin, na tila ba nagustuhan niya ang ginagawa kong pagtitig sa kanyang mukha. Titig ka na naman sa akin ah. Ganoon ba ako kagwapo sa paningin mo, honey? Aniya sa kamahinang natawa. Bahagya akong natulala sa harapan nito. Hindi ko maintindihan kung bakit may nararamdaman akong konting girot sa puso ko. Sa kabila ng lambing at sweetness na ipinapakita niya sa akin, hindi ko maintindihan kung bakit may lungkot pa rin namamayani sa aking dibdib. Let's eat? Paanyaya niya sa kainiabot sa akin ang kutsara at tinidor. Pero hinawi ko na lamang ang kamay nito. Dahilan para mahulog ang mga kubyerto sa sahig. Saglit akong natulala nang pumasok sa isipan ko ang imahe ng isang lalaking matamis na nakangiti sa aking harapan habang magkahawak ang aming mga kamay sa tabing dagat. Masyadong mahigpit ang pagkakahawak ko sa kanya na para bang ayoko nang humiwalay ito sa akin. Nahikit ko pa ang aking hininga nang mapagtanto na katulad iyon ang sunset na background sa picture na nakita ko kagabi. Tabing dagat? Sunset? May engagement ring na nakasuot sa palasinsingan ko ng mga oras na yon. Pakiusap, sabihin mo sa akin ang totoo, Tyrus. Sino ka ba talaga sa buhay ko? Ayokong maiyak sa harapan nito, pero parang may sariling isip na kumakawala ang luha sa mga mata ko. Mataman ko siyang tinitigan, hanggang sa hindi ko na nagawang kontrolin pa ang halo-halong emosyong nararamdaman ko. Anong ibig sabihin ng litratong nakita ko kagabi? Ang engagement ring na suot ko habang nasa tabing dagat tayo? Napakarami kong gustong itanong sa kanya. Kasing rami ng mga bagay na bumabagabag ngayon sa isipan ko. Hindi ko man matandaan lahat, pero nakakasigurado akong natatandaan ng puso ko ang lalaking nasa harapan ko ngayon. He's not just my instant husband. Mas malalim pa roon ang nakaraan naming dalawa. Dahil doon ay tinanong ko naman siya, totoo bang may utang sa iyo ang kakambal ko? O gawa-gawa mo lamang ang lahat ng iyon? Mas mabuti nang malaman ko ang totoo habang maaga pa, kesa dumating ang puntong ayoko nang pakinggan ang mga paliwanag niya. Hinintay ko ang magiging sagot ni Tyrus, ngunit na natili itong tahimik sa kinauupuan habang tulala sa akin. Why did you marry me all of a sudden? Unti-unting nabasag ang boses ko. Kahit kasi anong gawin ko, ayaw pa rin huminto ng pagluwa sa aking mga mata. Bakit mo ako pinakasalan? Bakit mo pinakasalan ang babaeng minsan ka nang nakalimutan? Pinunasan niya ang mga luwa ko habang naluluhang nakatingin sa akin. Dahil alam kong balang araw, ay maaalala mo rin ako at nangako ako sa sarili kong babalikan kita. Oras na kaya ko ng panindigan ang mga pangakong binitawan ko sa'yo. 2 taon na ang nakakalipas. Malalim naman akong napalunok. Sinubukan kong alalahanin ang mga pangakong sinasabi niya. Ngunit umiling lamang ito at puno ng lambing na ikinulong ang magkabila akong pisngi sa mga palad niya. Honey, huwag mong pilitin ang sarili mo na maalala ang lahat. Alam mo ba kung bakit sinabi ko sa iyong hindi mo kayang bayaran ang utang ni Athena? Dahil malaki ang atraso sa akin ng kakambal mo. Nangako siyang tutulungan niya akong ipaalala sa iyong lahat, pero hindi nito nagawa ang pangakong binitawan niya. Kahit 2 taon na ang lumipas, hindi naman ako nakasagot. Totoo ang sinabi nitong 2 taon na rin ang nakalipas. Magmula nang mangyari ang aksidenteng muntikan ko lang ikinamatay. Humigit kumulang 3 buwan na rin akong nanatili sa ospital noon dahil natagalan ang recovery ko. Ang natatandaan ko lamang ay pauwi na ako noon mula sa isang kliyente nang mawala ng preno ang sasakyang bigla na lamang sumingit sa intersection. Jackpot namang nagmamadali ako pauwi sa tinutuluyan kong condominium unit. May nabanggit ang mga magulang ko patungkol sa pagkakaroon ko ng dissociative amnesia. Pero mas pinili nilang manahimik dahil naging madalas ang pananakit ng ulo ko sa tuwing inaalala ko ang mga nawala kong alaala. Siya ba ang dahilan kung bakit bigla na lamang akong nalulungkot nang hindi ko alam kung bakit? Siya ba ang tunay na dahilan kung bakit namuhay ako ng 2 taon na para bang may kulang sa buhay ko? Ito ang mga tanong na gumugulo sa aking isipan. I told you that the wedding was planned, honey. And that's true. Ito ang naisip na plano ng kakambal mo.
para mapaglapit tayong dalawa ng mabilisan. Kumunot naman ang noko. At pumayag ka rin naman sa kalokohan ng kakambal ko? Tumango siya dahilan para umurong ang mga luha ko. Dapat na ba kitang bigyan ng award dahil sa pagiging best actor mo? Paano kung may pulis na nakakita sa atin habang kinakaladkad mo ako papuntang attorney's office? Alam mo bang grabe ang nararamdaman kong takot habang ikinakasal tayong dalawa, ha? Malapad siyang umiti. Cute na pangiti na lamang rin ako. Nang masilayan ang cute nitong mga dimples na nagmimistulang balbas ng pusa malapit sa kanyang cheekbones. That smile made my memories about him flow little by little. Actually, I just followed everything that's written on your twin's plan. Ang totoo niyan, nahirapan talaga akong kontrolin ang sarili ko. But everything's worth it. Aniya sa kamahinang natawa. Umawang na lamang ang labi ko habang inaalala ang kinang sa mga mata nito nang magawa niya akong halikan. Kaya naman pala para siyang nanalo sa loto pagkatapos ng kasal naming dalawa. Ang totoo niyan eh, gustong gusto kitang yakapin ng mahigpit. Gusto kitang buhati ng mas matagal. Pero pinigilan ko ang aking sarili dahil panigurado kong malakas na sampal lamang ang aabutin ko galing sa'yo. Hindi ko napigilang huwag matawa sa sinabi niya. Ganoon na ba ako ka-Amazona sa tingin niyong lahat? Nakakaloka? 2 taon akong nawala, Althea. Pero maniwala ka sa akin. Muling nangilit ang mga luha ko nang yakapin niya ako ng mahigpit. Wala akong ibang minahal kung hindi ikaw lang. Lumuluhang napasubsob ako sa kanyang balikat. Pero nakalimutan kita, Tyrus. I'm sorry. I'm really sorry. Don't say sorry, honey. Mas umigpit lamang ang pagkakayakap niya sa akin. I stayed in your heart because heaven gave us a second chance to be together. Yun ang dahilan kung bakit naaalala ko ng puso mo. Napangiti na lamang ito dahil napagtanto niyang tama si Tyrus. Tama ang sinabi ng lalaking mahal niya. Ang akala ko ay magagawa ko ng makapagpahinga mula sa dami ng mga isipin nang muling ipaalala sa akin ni Tyrus ang appointment namin kasama ang kanyang mga magulang. Napabuntong hininga na lamang ako matapos ayusin ang aking buhok at pagmasdan sa salamin kung ayos lamang ba ang kapal ng makeup ko. Ayoko kasing magmukhang clown sa harapan ng pamilya niya mamaya. Are you ready, honey? Nakangiting tanong niya sa akin. Munti ka namang mahulog ang mga pangako nang masilayan ang gwapo at nakakalokang kakisiga ng aking asawa. Simpleng branded polo shirt lamang ang suot nito, pero nagmukha na naman siyang model sa harapan ko. Hindi kaya sumakit ang ulo ko sa dami ng mga babae na titingin sa kanya mamaya? Ay, basta, bahala na. Teka, bakit walang katao-tao? Mabilis kong tanong sa kanya, nang mapansing nagmistulang ghost town ang establishment na nilalakaran naming dalawa. Tahimik ang hallway. Walang taong namimili sa first floor. At gwardya lamang ang sumalubong sa aming dalawa. Hindi naman umimik ang kasama ko hanggang sa narating na namin ang elevator. Sorry, honey. Naglakad siya papunta sa aking likuran. Hanggang sa kinakabahan na lamang ako nang nilagyan nito ng piring ang aking mga mata. I love you. My heart was melted. Pero mas lalo pang kiniliti ang puso ko nang maramdaman ulit ang mahigpit niyang pagkakahawak sa aking kamay habang naglalakad kami papunta sa hindi ko malamang direksyon. Napuno ng excitement ang puso ko kahit wala akong nakikita. Ang alam ko lamang ay nakakalambot ng puso ang malumanay na musikang nakakadagdag pa sa emosyong namumuo sa aking dibdib. I draw a deep breath and felt someone behind me. Hindi ito umiimik habang tinatanggal ang piring sa mga mata ko. Nagmulat ako ng mga mata at sinalubong niya naman ako ng madamis ng ngiti. Surprise! I press my lips together. Kagad namang uminit ang paligid ng mga mata ko nang makita ang mga taong mahalaga sa buhay naming dalawa ni Tyrus. Nakangiti sa harapan namin ang pamilya sa Avendra. Ang mga magulang kong naluluha pa habang nakatingin sa aming dalawa at ang kambal kong namumula na sa kakaiyak. Baka sa mukha nilang lahat ang labis na kaligayahan habang hawak ang mga letrang bumubuo ng salitang Best Wishes, Tyrus and Althea. This is not my original plan, honey. Kung hindi mo ako naalala ka agad, gusto sana kitang dalhin sa beach kung saan ako nag-propose sa'yo noon. Mabilis na inayabot ni Tyrus ang aking kamay
nang makita nitong hindi ko na mapigilan ng maluha dahil sa sobrang saya. Sinamahan niya akong maglakad papunta sa kinaroroonan ng aming pamilya. "Hindi ka na ba galit sa akin, Kambal?" sabi ni Athena, habang panay ang singhot. "Sabi ko naman sa'yo eh, may lalaking nakalaan para sa'yo. Di ba tama ako? Medyo natagalan lang." Sinamangutan ko naman siya. "Ewan ko sa'yo, Kambal. Muntikan mo na akong ipahamak dahil sa utang mo. Mabuti na lang, instant wedding pala at hindi monetary." Tuluyan namang naiyak si Mami habang nakatingin sa aming dalawa ni Tyrus. "Congratulations on your wedding, anak. I'm so glad. Hindi mo alam kung gaano kami kasaya ng daddy mo nang makita kang masaya ulit kasama si Tyrus." Mabilis naman itong inakbayan ni daddy na nakipag-shake hands lamang sa aking asawa. Nanatiling malapad ang ngiti ko hanggang sa napalitan niyo ng kaba nang marating namin ang pamilya nito. Mahigpit ang pagkakahawa ko sa kamay ni Tyrus sa takot na baka mamaya ay nagbago na pala ang paningin sa akin ng mga Saavedra. Hindi na tulad sa naikwento niyang treatment nila sa akin 2 years ago. "Congratulations, Iha. I am so proud of you, anak." Para naman akong nakahinga ng maluwag pagkatapos marinig ang sinabi ng mami nito. Ngumiti naman ang daddy niya at pati na rin ang mga kapatid sa amin. Hanggang sa niyakap pa ako ng mahigpit ng kapatid niyang babae. "That's enough, Sia. Pwede bang ako naman?" Ani nito na para bang nagsiselo sa kapatid. Muntikan pa akong matawa sa ekspresyon ng mukha ni Tyrus. Pero inayaan kong dalhin niya ako sa gitna ng hall. Masaya akong pinaunlakan ang paanyaya niya sa aking sumayaw. Dahil nakahawak na ito kaagad sa aking bewa. Hindi naman halatang mahilig sa mabilisan ng asawa ko, hindi ba? "I'll dance with you here, honey. Mamayang gabi tayong dalawa naman ang sasayaw." Makaulog ang wika nito. Natatawa ko tuloy siyang tinignan. "At gusto mo mamaya ako naman ang mag-aya sa'yo, hindi ba?" Tumango naman ito sa sinabi ko. "Oo, at ipapangako kong tutuparin natin ang ating dream wedding as soon as possible." Napasandal na lamang ako sa kanyang balikat habang nagsasayaw kaming dalawa sa saliw ng malumanay na musika. Kung alam lang nito kung ilang beses akong nagpapasalamat sa Diyos dahil inayaan itong muli kong maalala at makasama si Tyrus. Totoo ngang, love is sweetest the second time around. Matagal na panahon ding nangulila ang puso ko sa pagmamahal na minsan kong nakalimutan. Nagawa akong mamuhay ng normal at walang kaalam-alam na may tao pala akong naiwan. Wala akong kamalay-malay sa hirap at sakit na dinaranas si Tyrus ng mga panahong magkalayo kaming dalawa. Without my knowledge, nakilala ko ang kakaibang bersyon ng lalaking una kong minahal. Ubod na ito ng yaman at successful. Naakala ko hindi ko na siya muling maabot pa. But that distance didn't last when he reached out to me and tried to win me back. Paano? Through an instant wedding where I became his substitute wife. Pero nagkamali lang pala ako ng akala dahil totoong para sa akin pala ang kasal na yon, kasama ang lalaking pinakamamahal ko.